Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo para sa susunod nating aralin sa linggong ito? Kung handa na ay simulan na natin! Sa linggong ito, pag-aaralan natin ang isa pang uri ng pang-abay. Kung matatandaan ninyo, noong mga nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang pang-abay, pang-abay na pamaraan, at pang-abay na panlunan. Ngayon linggo, pag-aaralan natin ang pang-abay na pamanahon. Natatandaan ninyo pa ba kung anong ibig sabihin ng pang-abay? Bibigyan ko kayo ng 3 segundo upang isipin muli kung ano nga ba ang kahulugan ng pang-abay. Ngayon, maaari ninyo nang ibahagi ang inyong natatandaan. Okay? Mahusay, kapag sinabing pang-abay, ito ay salitang naglalarawan sa pang-uri, pandiwa o kapwa pang-abay. At pinag-aralan din natin yung 2 uri ng pang-abay, gaya ng pang-abay na pamaraan, nagsasabi kung paanong paraan ginawa yung salitang inilalarawan, at pang-abay na panlunan, sinasabi naman kung saan ginawa yung salitang inilalarawan. Ngayon, dadako na tayo sa pang-abay na pamanahon. Ito naman ang nagsasabi kung kailan ginawa or ginanap yung salitang inilalarawan. Kung kahapon ba, bukas, sa susunod na araw, noong nakaraang linggo, sa susunod na taon. Okay? Ito ay nagsasabi kung kailan yung panahon o petsa ng pagkakaganap ng salitang inilalarawan. Naintindihan ba? Okay, sana ay naintindihan ninyo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pang-abay na pamanahon. Dahil ngayon, magkakaroon tayo ng pagsasanay. Sa pagsasanay na ito, ay may inihanda akong 5 pangungusap. Nais ko lamang tukuyin ninyo kung ano nga ba ang pang-abay na pamanahon sa bawat pangungusap na ito. Okay? Meron din kayong kopya ng pagsasanay na ito. Ito ay nasa pahina 192A. Again, pahina 192A. Nais ko lamang kahunan ninyo yung pang-abay na pamanahon sa pangungusap. Uulitin ko, ito ay pagsasanay pa lamang. Hindi ito kayo na kailangang isama sa ipapasa ninyo sa Class Dojo. Okay? Dahil mamaya, babanggitin ko kung ano ang sagot sa mga pangungusap na ito. Okay? Para sa unang bilang, noong unang panahon, naninirahan si Anairo sa isang kaigaigayang pook. Alin kaya dito yung salitang nagsasabi kung kailan? Okay? Okay, ang sagot dito ay noong unang panahon. Dumako tayo sa 2 bilang. 9 taon pa lamang siya noon. Uulitin ko, 9 taon pa lamang siya noon. Alin kaya ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap na ito? Noon, magaling! 3 bilang. Tuwing tag-init, dumadalaw ang pamilya ni Anairo sa kanilang mga kamag-anak. Uulitin ko, tuwing tag-init, dumadalaw ang pamilya ni Anairo sa kanilang mga kamag-anak. Alin kaya dito yung pang-abay na pamanahon? Tuwing tag-init. 4 bilang. Isang araw, isang pelikula ang kanyang pinanood tungkol sa iba't ibang hayop sa mundo. Ano ang pang-abay na pamanahon? Isang araw. Okay. At 5 bilang. 5 bilang. Gumawa dati ng maiikling pelikula ang kanyang ama. Gumawa dati ng maiikling pelikula ang kanyang ama. Ano kaya ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap na ito? Dati. Okay? Mukhang naintindihan ninyo na talaga kung ano nga ba ang pang-abay na pamanahon. Uulitin ko, ito ay nagsasaad ng petsa o panahon or kung kailan ginanap ang salitang inilalarawan. Naintindihan na ba? Kung naintindihan ninyo na, ay dumako na tayo sa inyong takdang aralin.
Para sa inyong takdang aralin ay nais kong sagutan ninyo ang gawain B at C sa pahina 192 hanggang 193. Uulitin ko, ang inyong takdang aralin sa gramatika ay gawain B at C, pahina 192 hanggang 193. Yan ang takdang aralin ninyo sa gramatika. Para naman sa kwento, nais kong basahin ninyo ang kwentong pinamagatang Anairo sa pahina 185 hanggang 187. Again, 185-187. Uulitin ko, kwento na pinamagatang Anairo mula sa pahina 185 hanggang pahina 187. Matapos ninyong basahin ito, ay sagutan ang pag-unawa sa binasa, pahina 188. Again, pag-unawa sa binasa, pahina 188. Sa kwento, sabi ko ay sagutan ninyo ang pag-unawa sa binasa. Ang kinakailangan nyo lamang gawin dito ay bumuo ng isang pangungusap na sasagot sa tanong na nakasaad dito. Ang tanong ay, ano kaya ang mangyayari sa poster ni Anairo? Paano kaya ito makatutulong sa kagustuhan ni Anairo na makatulong sa mga elepante? Ang magiging sagot ninyo dito ay yung magiging wakas na naiisip ninyo para sa kwento, okay? Yung nais nyo maging wakas doon sa kwento, di ba? Sa kwento, hindi sinabi kung ano nga ba yung pagkakapuntahan noong poster ni Anairo or anong mangyayari dun sa poster ni Anairo. Nais kong kayo naman ang magbigay ng wakas sa kwento. Naintindihan? Bumuo ng pangungusap. Maaring ito ay binubuo ng 3 hanggang 5 pangungusap. Okay? Uulitin ko, bumuo ng isang talata na binubuo ng 3 hanggang 5 pangungusap. Para sa gramatika, ang nais kong gawin ninyo ay yung gawain B at C. Sa gawain B, tutukuyin nyo lamang kung aling pangungusap doon ang gumagamit ng pang-abay na pamanahon. Sa bawat bilang ay may 2 pangungusap. Pipiliin nyo kung alin sa 2 pangungusap na ito ang may pangungusap na gumagamit ng pang-abay na pamanahon. Again, pipiliin nyo sa 2 pangungusap kung alin ang gumagamit ng pang-abay na pamanahon. Yun ang gagawin ninyo sa gawain B. Sa gawain C, nais ko lamang bilugan ninyo ang angkop na pang-abay na pamanahon doon sa loob ng panaklong or parenthesis para mabuo ang pangungusap. Again, bilugan ang angkop na pang-abay na pamanahon upang mabuo ang pangungusap. Naintindihan na ba ang inyong mga gawain? Naway naintindihan ninyo ang aralin natin sa linggong ito. Huwag kalimutang ipasa sa Class Dojo ang mga gawain ginawa ninyo para sa inyong takdang aralin. Naintindihan? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!